Hi guys! Welcome to my channel, Luce G. Ayan, and thank you for watching my video. So for today's vlog, welcome to Gulani's home! Ayan guys, andito na naman tayo ulit sa house para sa ating update. Dahil hindi ko nasabi kung magkano ba talaga yung ginastos dito sa pagpagawa ng hagdan. And kung pinanood nyo po yung last video ko, it's about yung pagpapagawa ng hagdan. Dapat hagdan lang talaga, pero ang dami na naming sinabay na ipa-repair para isang gawa na lang katulad ng tiles dito sa likod ko. Yan, ito. Ito kasi yung mga umangat na tiles. Bali, tatlo dito and dalawa dun sa may dining area. So yun nga guys, sa mga hindi po nakakaalam kung bakit po ako nagpa-gawa ng hagdan na semento, dahil grabe, sobra-sobra po talaga ang anay dito sa Puerto Princesa. So yun po talaga yung naging problema, kaya kailangan talaga siyang gibain. And nadamay na din yung, ayan yung aking lalagyan ng TV dyan. Hindi ko pa nabibilhan ng bagong lalagyan ng TV kasi na wala pang time, sobrang busy pa din. But bago dumating yung guest, hopefully makabili kami ng bagong set dito para sa TV. Yun, sa mga hindi po nakapanood ng video ng paggawa ng hagdan, siba pakita ko po sa inyo yung paggawa ng hagdan. Hindi po ito time-lapse, pero everyday naman yun yung pinupuntahan ko dito, yung paggawa nila ng hagdan. Ayan na yung hagdan. Start na. Start na itong gibain. Dadaan. Start na ito po pa. At yan, gigibain, pati itong hagdan. Today is Monday. This is the day. So yun guys, yun yung everyday, halos 2 weeks din na paggawa nila ng hagdan dito sa Vela Unit Camellia Homes. Ayan, hindi naman siya inabot ng 2 weeks, almost 2 weeks.
And syempre yung ginastos natin para sa pagpagawa ng hagdan is inabot po yung 50,000 pesos. 50,000 pesos. Yung 20,000 po is labor para dun sa mga gumagawa. And yung 30,000 is para sa materials. So una pong binayad namin is 20,000. And then after nilang gawin yung hagdan and after ko i-check, another 30,000. So yun guys, yung kabuuhan ng lahat ng ginastos. So yun guys, siguro yung ma-advise ko sa mga planong bumili sa Camellia Homes, siguro mas okay na pagbibilihin niyo yung house is bare pa siya and hindi pa nagagawa yung hagdan. Kasi ganun din yung mangyayari, papagiba mo din ulit dahil nga grabe ang ani dito sa Palawan. So talagang kailangan semento lahat. Pwede ka naman magkawi siguro kung meron kang ipil or nara na kawi, pero bawal yun, alam ko bawal yun. So yun guys, advice lang naman kung sakali na bibili kayo, make sure na semento yun na agad yung hagdan nyo kasi mahirap magbabago pa ulit. Lalo na kung nakatira ka na doon, syempre hahakutin mo na naman yung gamit, lilipit lahat, ang dami, mas matrabaho and mas magastos. So mas okay na kayo na mismo yung magpagawa ng mga dapat yung ipagawa, mga cabinets or... So yun. So yun lang guys, i-video ko na lang din po ulit yung itsura ng bagong hagdan and papakita ko po sa inyo kung ano pa yung mga dapat ayusin and problema na para masolusyonan nyo rin agad in the future kapag kayo naman po yung magpapagawa. So ayan guys, ito na yung ating, wait lang. So ayan na guys yung ating bagong stairs, yung mga ni-repair. Okay, so dito pa rin, meron pa rin mga nagtatry na anay. Sobrang kulit talaga ng anay. As in, ayan, nakikita ko dyan sa may gilid ng pinto. And ito yung stairs. So ito yung sinasabi ko, tinatry pa din nila kahit na semento na to. Andyan pa rin sila, bumabalik sila kahit na semento na to lahat. As in, hindi na to kahoy. They still trying. Ayan, so ito na yung ating bagong stairs na pinili pa ni Sir yung tiles. Diba ang galing? Ayan na siya guys. So for the window guys, plano ko maglagay ng blinds dyan kasi sobrang liwanag ng white curtain. And dito naman sa TV, naghahanap pa ako ng bagong lulagyan ng TV or TV. So bumili din ako ng mga bagong punda para sa bagong guest kasi wala akong pampalit na babagay dito sa cortina sa loob. So ito yung binili ko. Bali, dalawa lang to kasi meron na akong green. So, pinag-partner ko lang yung dalawa-dalawa. And, bumili rin ako ng baso dahil wala nang baso dito. Baso and spoon. Spoon na matigas. Ayaw ko kasi ng malambot na spoon. And, ayun tayo ng baso. Para dito siya. Ito yung tatlo na lang yung baso ko and yung spoon ko tatlo na lang din. Hindi ko alam anong nangyari sa napunta yung mga.
Mula lang to na sa 300 something lang. Diba? So, ito. Pinili natin. Wait. Apat to guys. Apat. Yung spoon mura lang din to. 129, 'di ba? Super mura. Sobrang mura lang talaga, guys. Ayan, so. Hugasan ko lang to tapos tapos na din. Basta na lang natin ito. Kasukat pa. Hindi ka ito kasukat. Kasukat siya na. Makapal naman siya. Kahit mamurahin lang siya, makapal naman. Bago din to na pinakabit ko kasi yung dati tumutulo sa ilalim ng tubig. Kaya pinapalitan ko. So ito yung dati kong mga baso dito na maliliit. Ang ganda niya, super kapal. Yes, may bagong baso na tayo. So yun lang guys, gusto ko rin po magpasalamat sa mga tumulong sa akin para mag-ayos dito sa bahay. And thank you so much sa aking sister, of course, Marilu, and to Che and Kuya Monching, and syempre kay Richard, thank you so much sa paggawa ng hagdan and yung mga aking ni-repair dito. Thank you so much sa inyo. Thank you guys, see you on my next vlog. Thank you so much.